tirahin ako ng tirahin. Okay lang, basta lagi mong babanggitin ang pangalan ko para lagi akong aangat, ha? A few moments later. Teka, sino si Badang? Baka rapper din siya, kaso siya lang ang may alam. But fuck you. Sapa ka na lang, kung gusto mo nang sakitan mga bobong nilalang ang aking mga kaalitan si Badang. Yo, what's up? Ako nga pala si Cyberflex at ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang one of the longest bad blood sa hip-hop scene ng Hari ng Tugma na si Looney versus Badang. Umaga sa barel, kumaka sa barel, mayong kapatid, huwag kumamasamain. Subukan mo kung gusto mo maranasan na rin, para humarang ka sa room, maragasan rin. Taong 2001, habang kasagsagan ng Republic of the Philippines na segmento ng Itbulaga na pinasisimunuan naman ni Master Rapper Francis M. Ay tila, meron na daw talagang namumuo na tensyon sa pagitan ng dalawang rapper na parehong contestant noon sa naturang segment. Ayon sa aking pananaliksik ay nag-umpisa daw di umano ito sa inggitan at sapawan. Ilan nga daw sa dahilan ng mga ito ay ang madalas na pagsasama nila Francis M. at Looney na kinainggitan naman ni Badang at nasabihan pa nga daw sumisip-sip lang daw si Looney kay Francis Magalona. Pinabulaanan naman ito ni Looney dahil ayon sa kanya nagkataon lang daw talaga na magkalapit sila sa kadahilan ng madami nga daw silang common interest katulad ng basketball, gaming at photography. Dahilan upang mapadalas ang pag-uusap nila at makabuo ng closeness na higit sa iba. The Unexpected Battle. Somewhere in Marikina habang inilo-launch ang event ng Republic of the Philippines at habang nagsasalita si Francis M. ay bigla nga raw nag-freestyle out of nowhere si Badang. Siguro nga ay napastusan dito si Looney kaya sinagot niya rin ito ng freestyle. Tumaas pa nga ang tensyon sa nasabing event nang magpatuloy pa ang dalawang MC na magbatuhan ng mga kataga unexpectedly. Nag-turn out nga ito sa isang biglaang rap battle dahil dinis nga daw nila ang isa't isa on stage. Nagustuhan ng mga tao ang nasaksihan nilang pangyayari. Ngunit pagkatapos nga ng gabi ito ay tila nagmarka na nga talaga ang lamat between Looney and Badang. Dagdag ko pa, lumabas nga din ang infamous interview ni Badang kung saan ipinakalat niya ang issue na nasa mental hospital daw si Looney dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Also, hinamon na rin pala noon ni Badang si Looney na magtuo silang dalawa sa flip top ngunit sa paraan lamang daw na gusto niya katulad ng last question Dang. Hinahamon kita sa flip top pero hindi lyrics at di tayo tirahan, bunutan. Lalabanan kita. Gagawa limang topic dito, paghahaluin, tsaka bubunutin, tsaka tayo magtirahan. Diba? That's it. Pero kung titira ka, paghahandaan mo kayo ng bukasan eh. Hindi ako pinanganak kayo, mas matanda pa ako sa'yo. Baliw. Mukhang matalinong move ngayon mula kay Badang. This means war. Isang gabi, habang nagpe-perform sa stage, si Looney kasama sila Ron Henley at Glock 9. Ay bigla nga, di umano ay may nambato sa kanila ng bote ng mineral water habang nagpe-perform sa stage. Ayon kay Badang ay kasalukuyan daw kasing pagod siya noon galing sa trabaho. Idagdag mo pa nga riyan, ang sobrang kalasingan nito. Siguro dito na nga talaga sumabog yung galit niya dahilan ng pag-aamok niya sa nagaganap na event. Ngunit ito ay naging mitya ng paggising ng isang hari ng tugma upang gumawa ng isang kanta na hindi gugustuhin marinig ng sino mang kanyang magiging katapat. The Distract Battle. 2010 ay sinindihan na nga ni Looney ang isa sa pinakamalakas na distract sa kasaysayan ng hip-hop. Kasama pa si Glock 9 at Clumsy na kasalukuyan noong banas na banas din sa asal ni Badang. At ito ay sa kantang pinamagatang Isang Bara Ka Lang. Sa mga batang nakikinig, pasensya na kayo. Huwag niyong sasabihin sa magulang niyo na si Glock na ito. May papatulan lang akong isang taong napakayabang. Wala na bang ibang mas matinong kalaban dyan? Batang, tangin ang pangalan niya. Pinagtulong-tulungan man si Badang ng mga malalakas na artist ay hindi pa rin ito natinag at gumawa din ng isang diss track na pinamagatang Sarap Mambara. Tinira ako ni Glock 9, tinira ako ni Looney. Tinira ako ng 6G, tinira ako ni Clumsy. May tira din kasi ako kaya pinagtulungan ng mga kambog na to kaya ako'y bulong-bulungan. Ngunit hindi lang yan dahil pinahagalan
pagingan nga muli ni Luni si Badang. Saan ta naman itong pinamagatang The Final Word? Sinama mo pa si Badang. Teka, sino si Badang? Baka rapper din siya, kaso siya lang ang may alam. Ba't gitara respetuhin, Rumis? Beto ka ba? Binastos mo ko nung Biyernes sa Lunes. Dedo ka na. Kapaka na lang kung gusto mo nang sakitan mga bobong nilalang ang aking mga kaalitan. Si Badang akala niya paligsahan yung papaitan, tapsihan na ang pinakamahal niyang nakainan. The Final Round. Makalipas ang ilang taong beef ng dalawa at hindi pagpapansinan, ay finally naikasa na ang one of the most awaited battle sa liga ng Flip Top, kung saan matutuldukan na at magkakaalaman kung sino nga ba ang mas matindi o mas malupit na rapper sa dalawang magaling at veteranong MC na sina Luni versus Badang. Ang matagal yung hinihintay na laban, sa wakas mangyayari na! Panoorin natin. Luni at Badang, alam na natin lahat may beef sila dati, pero sa totoo lang ngayon pati na talaga sila, kaya papakita rin namin na hindi nagkakapit talaga sa ganung klaseng hypodrama. Meanwhile, ngayon magkakalabasan na ng sama ng loob. Alam ko naman kasi yung plastic lang tong smile ni Ugok. Alam ko rin kung ba't nakipagbati ka sa akin. Style mo bulok, halata kasi wala ka nang makain, kaya pati yung pride ni Lunok. Sila pa yung mga mapapel, pabida. Ang sarap kas kasi yung mukha ng papel, diliha, kaya huwag ka nang pumapel. Anigma, dahil pagkatapos ang battle na to, si Luni wala ng papel sa liga. Kaso nabalita ako na may anak ka na pala. Napakasaya, ganap ka ng ama. Sa wakas may kasabay ka na mag-aral magbasa. At matanong kita, Sio, tamo ba si Glock 9? Bakit tumali ka sa kanyang tumbong? Magaling ka naman na rapper, pero bakit sa kanya ka pa nagsumbong? Mag-isa lang ako, pinagtulungan nyo pa ako. Ang liit ko na nga, minaliit nyo pa ako. Utak talang ka, ugali ng typical na rapper. Porkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle, mambabato na lang sa entablado ng literal na battle, ng mineral na water. Real talk! Ako ba'y sampung palapag? Pag di ka nag-ingat ay babagsak ka. Ako ba yung director ng buhay mo? Kaya ngayon puro ka drama. O takot ka lang sa harap mo dahil dumating ng tunay mo na karma. Ako ang kanang kamay ni Kiko, kasi ako ang pinakauna niyang bet. Ikaw naman yung kaliwang kamay, kasi ikaw yung tikapunas ng puwet. Ang boto 7-0, advancing sa tournament, mag-iay para kay Luni. Natalo man si Badang sa score na 7-0. Eh para sa akin, if mapapanood nyo yung laban na ito without being biased, ay masasabi kong malakas talaga ang ipinakita ni Badang sa lyricism pa lang at freestyle. Ngunit sadyang nasa ibang level na kasi talaga ang galing ni Luni. Kahit kailan hindi mo ko matatapatan, Badang, lagi mong tatandaan. Ako si One Punchline Man, isang bara ka lang! After this battle ay ipinakita naman nilang dalawa sa liga at kay Enigma ang sportsmanship ng isa't isa. Na tila bati na talaga sila at sadyang battle lang yon. Ngunit guess what? Mukhang hindi pa nga dito nagtatapos ang lahat. The YouTuber Vira. After a couple of years, both of their YouTube channels are doing great by their own style of content creating. Si Badang ay isa ng hip-hop news update at iba pa. Habang si Luni naman ay naging hip-hop content creator na rin sa YouTube. Pero taong 2020 ay tila sumiklab na naman ang galit sa puso ni Badang, kung saan hindi niya na nga raw nagugustuhan ang mga reviews o video reactions ni Luni sa mga Flip Top battles niya. Sa kadahilan ng pinagmumukha nga lang daw siya nitong mangmang at katawa-tawa sa mga videos niya. Dahilan upang magpanting muli ang kanyang tenga. Pero depende. Kung nasa pa sa tunay. Para sa akin, round 2. Kaysa, hindi. Pero ang meron sa puso ko, puma. Na kapag nasaktan ay puma. Na kapag nagalit ay puma. Na kapag napahiya ay puma. Sa madaling sabi, puma, patay na. At hindi mo na matatanggap yung kahihiyan. Puma. Tanginan to. Ano sinasabi yung puta? Ikaw, hamakan ninyo dalili mo na malamang-malamang gagawin yung pag ako na ganyan na demonyo. Buhakan ang ina mo, kakainin ko yung tae mo. Kapakain na tayo sa'yo, gago. Okay, naalala ko itong battle na ito. Kakainin ko tayo. Tinira yung sarili.
Ano, banat ang banat, di nag-iisip eh. Parehong veterano sa eksena, lalo na si Badong. Ang boto, 5-0 para kay Flick G. Parang dinis. Parehong veterano sa eksena, lalo na si Badong. Ang boto, 5-0, Flick G. Si Badong, sobrang lapit ni Badong, all 3 rounds sa Apex. Kaling si Badong, kaya binoto ko sa Apex. Bagsak ang karir, kaya ang bagsak mo naman ni jeepney driver. Nakapagpuno na yung sasakyan, dinadala mo sa dilim dahil kakong tsabong may huldater. Uy, Badong! Delo? Oo, kung konsintihin kita, lalagyan kita na red carpet sa unang lamay mo. Ang arkilahin ko si Basil Valdez para kumanta habang umiiyak yung nanay mo. Pero bago ang lahat, ibubulgar ko muna yung baho mo. Para malaman ng taong bayan ang asawa mo yung bulok na pagkatao mo. Ganda ng mga rhyme. Mo, ni-rhyme niya ulit sa mo. Tapos pangatlong beses mo ulit. Dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Dahil wala nang gamot sa tanga. Inamin na bobo siya. Daig pa ng bobo. After ng pag-alma ni Badong sa online, ay hindi na muli nag-react pa si Looney sa mga laban ni Badong. Sa ngayon, hindi man natin alam kung mabuti nga ba o hindi ang lagay nila. Ay hinihiling ko na lang na wag na sana pang lumaki uli ang kanilang hidwaan. Dahil at the end of the day, si Zaito pa rin naman ang pinakapogi. Oh, alam ko naman nyo, alam ko naman nyo. Ako nga pala si Cyberflex, nagustuhan nyo ba ang video natin today? Kung oo, i-like mo na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.